inspeksyon naman ng LTFRB ang mga school service sa isang eskwelahan sa Quezon City. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, dalawa no, yung universidad at kolehiyo na in-inspect ng LTFRB kahit na next week pa ang balik-eskwela ng mga private schools ay sinimula na rin ng LTFRB ang kanilang offline na balik-eskwela. Ito naman para masiguro primarily yung safety at pagsunod ng mga school services sa patakaran ng LTFRB. At dahil ito yung mga pre-arranged naman na inspection ay wala namang nakitang non-compliant sa mga school service ng Claret School sa Quezon City at ganun din ang sa Siena College sa Quezon City rim. At nasa checklist nila na dapat ay tama yung marking ng mga school service. Meron itong black and yellow stripes, merong metal railing bar sa lahat ng bintana ng sasakyan. Gumagana yung function ng sasakyan, halimbawa yung signal light, yung headlight, yung wiper ng sasakyan. At syempre unang-una dapat ay may prangkisa mula sa LTFRB. Pero Pia, manaka-naka lamang naman kasi talaga yung problema sa mga private schools sa kanilang mga services, ano, sa kanilang mga school services. Ang problema talaga ay yung makikita mo doon pa man din sa mga pupils sa public school. At kaya nga nandito ako ngayon live sa Batasan Road, sa pagitan ng Batasan Elementary at ng High School, dahil ang mga services dito, karamihan ng mga bata, ay yung mga tricycle na hindi sakop ng LTFRB, dahil ang nagbibigay ng prangkisa sa mga tricycle ay mga local government unit, kaya binibili na LTFRB sa mga LGU na sana na may bantayan nila. Dahil diba nung may mga nakikita tayo dating problema na merong pupil na nahuhulog, napakadelikado, at lahat ng pamantayan sa isang ligtas na school service ay wala sa tricycle. Kaya nakakalat din dito yung MMDA, hindi lamang para magbantay sa trapiko at yung mga jaywalkers, kundi yung mga tricycle na susundo ng mga estudyante, hindi mag-overloading at tutupad sa capacity lamang ng kanilang sasakyan. At yan ang bagay na binabantayan nila sa tulong din ng local government unit, Pia. So, Mark, linawin ko lang, hindi naman ipinagbabawal yung paggamit ng mga tricycle bilang service ng mga estudyante. Kailangan lang sumunod sa tamang alituntunin? Hindi naman, dahil syempre ang tricycle naman, kung ito'y kumpleto sa prangkisa at nasa tamang linya niya, ay pwede naman talagang pumick up ng pasahero, ng magulang na may kasamang estudyante. Pero wag naman gawin na school service, at nakikita natin na minsan hanggang bubong, at hanggang sa yung back rider ng driver, hanggang tatlong bata nakasakay. Pinagbabawal yan dahil talagang dapat yung capacity lamang ng tricycle. Kagaya niyan, ako, may nadaanan tayo. Nadaanan din yung mga taga-MMDA ay sumosobra sa bilang na dapat ay pasahero lamang ng tricycle, Pia. Alright, maraming salamat, Mark Salazar.